Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat Mr. Chair at sa lahat ng mga senators na nandito ngayon. Of course, to our chairman Senator Joseph Victor Ejercito, to Senator Robin Padilla, to Senator Rafi Tulfo, and to Senator Bato de la Rosa. Sa pagbibigay sa akin ng oras at pagkakataon na makapagsalita sa harap ninyo. Ako ay mapalad dahil I am given the opportunity to speak the truth about what is happening in the area, in my area, but at the same time ako ay nangangamba dahil ang katotohanan ay posibleng magdudulot ng galit mula sa maarmadong MILF at sa mga makapangyarihang tao na nasa likod ng panukalang ito. Alam kong masakit ang ilan sa mga bagay na inyong maririnig ngayong umaga. Ayaw namin makipagtalo o girian sa mga taon sa likod ng extension bill na ito, ngunit hindi natin mababago ang ating kinabukasan kung tayo ay magpipikit na lamang tayo dahil sa kautusan, sa pamimilit at ng dahil sa kasakiman ng ilan. We are the first one from BARM to express our support to Unity and the Bagong Pilipinas. But ganyan talaga ang buhay. Hindi ko sukat akalain na ang mga tao na sa likod na ito ang mga tumutirigsa sa ating Pangulo. Our concern here is peace and people empowerment. We will speak the truth. Mr. Chair, our position in the bill extending the Bangsamoro transition period remains the same. It seems that we are denying the Bangsamoro people their right to choose their own leaders. The will allow the same people to serve for seven years without any election or mandate from the people. Allow me to raise three important points for the Senate to consider. First, the president promised na tuloy-tuloy na ang eleksyon sa BARM. Sinabi ng Pangulo last February 4 of 2024, the first BARM election next year should be a success. Sinabi din ng Pangulo last April 29, 2024, na tuloy na ang BARM election during the anniversary celebration of the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro held in Barira, Maguindanao. Why the sudden change? If the reason is Sulu exiting BARM, what if Sulu exit in the Philippines hypothetically? Wala na rin election sa buong Pilipinas? That affected ang member ng seats of Congress. Second, the current Bangsamoro government is led by the Moro Islamic Liberation Front. But despite this violence, between and among MLF groups and individuals continue to emerge, destroying the peace and order of BARM. There are more than 70 recorded skirmishes and encounters between and among the MLF as a result. Hindi po bababa ng 100 ang namatay simula noong 2022. Tingnan po natin ang record ng BTA. Simula nang maupo sila noong 2019. Sa peace and order na mga kampo ng stronghold ng MLF na may control ang BTA ay nasa aking probinsya ng Maguindanao, Cotabato City at Special Geographic Area or SGA. Ang mga lugar na ito ay sentro ng peace process at mga development project ng gobyerno at mga international aid organization. Ngunit, ang nakalungkot, ang mga lugar na ito ang pinakamaraming incident of violence, patayan, krimen at displacement ng mga sibilyan. Ano ba ang talagang nangyari sa mga lugar na ito? Sa report ng Climate Conflict Action Asia or CCAA, sinabi ng grupo na epicenter ng violence ay Maguindanao. Ang MLF
heartland at ang major perpetrator ng mga violence na ito ay may mga nagpapakalat na ang mga report dito sa Manila na kami daw ng mga local politician ang nagpapagulo sa aming lugar. Sa mga slide na ipapakita ko sa inyo sa susunod, na sunod-sunod at sa amin sa at napakaraming insidente na kaguluhan na inyo ang involved ay ang mga MILF. Can we have the slide yung more than 70 na nangyari sa ating lugar? So these are the reported crimes na mga summary of MILF-related violence na nangyari sa buong lalawigan ng Maguindanao at ng buong rehiyon ng Guam. At makikita po natin diyan kung saan din po nagkaroon, I think that was on somewhere kung kailan nagkaroon ng pagkakaroon ng ambush, no? No, August 22 ambush incident regard. Kung makikita pa, we will give you a copy of this, no? Para makita ninyo kung ano may mga incident na nangyari sa buong rehiyon at kung paano na disarmahan yung ating mga armed forces of the Philippines. I think that was the elite forces of the kung di ako nagkakamali yung ating SF that was happened in Lanao Maging. In Magi of Lanao del Sur, kung saan hinahabol nila ang ilan mga lawless element doon sa area mismo na malapit sa kampo ng MILF. Hindi na natin kailangan na maghanap ng panahalimbawa mismo ang member ng MILF sa bayan ng Pagalungan noong kumakailan lamang na magbarilan na more or less 19 were killed during the firefight last week. Number three, if extended 7 years na po ang BARM without any oversight and a midterm review as to how they spent and used more than 500 billion pesos of black grant and government funds, tandaan po natin, black grant po ito, mula po ito sa taxes ng taong bayan ng bawat Pilipino sa buong Pilipinas. Hindi lamang po black grant yan dahil may kasama rin po itong social development plan, social development fund na nagkakaloob po ng 5 billion over and above the black grant. And aside from that, we have the international aid over and above the black grant as well as our SDF. Congress should study whether or not the 500 billion peso funds given to BARM ineffective in addressing the peace and economic concern of the people. If the people are so concerned about millions of confidential funds and the billions of flood control, I think the people should also be informed about the 500 billion plus of black grant freely given to the Bangsamoro region. Sa nakaraang 5 taon, kapansin-pansin ang kakulangan ng midterm review o pagsusuri sa mga programa ng BARM. Sa kawalan ng midterm reviews, nagiging mahirap matukoy kung nakakapaghatid ng positibong epekto ang mga programa ng BARM. Nagdudulot ito ng katanungan tungkol sa direksyon ng bisa ng angkat. At bisa na mahakbang ipinapatupad, masisisi ba ninyo ang taong bayan kung saan, sa pagtatanong kung saan nga ba napunta ang pera ng Bangsamoro region. Regarding sa provision of the bill, allow me to share some concern regarding the bill. Number one, ongoing po ang filing of candidacy as of yesterday, marami na po ang nakapag-file ng Certificate of Candidacy for BARM Parliament District. Sa tala ng COMELEC, hindi kukulangin ang 9 na political parties na ang registered at accredited ng COMELEC para sa kumakandidato sa regional party list at parliament district. Ngayong linggong ito, marami pa ang nag-file ng kailang COC at mga partido ay nagsumiti na ng manifestation of intent to participate sa COMELEC. Maraming hindi nakakaalam na may 1,500 sectoral organization ang nagpa-accredited sa COMELEC para lumahok sa sectoral assembly.
Nakapagtataka nung nakaraang filing of COC noong October, noong local and national elections, may mga kandidato ang UBJP or / AFP or PFP na may standing warrant of arrest kaya nagkagulo tulad sa bayan ng Sharif Aguac, bayan ng Pandag, at maging sa bayan ng Salibo. At Karatig na Lawigan, particularly sa bayan ng President Quirino, ito ay labas na ng rehiyon ng Barm, ito po ay sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Ito ba ay tinotolerate ng ating pamahalaan na ang mga fugitive ito ang magpapatuloy sa eleksyon at democratic process ng ating bansa? Number two, what happened to the appointed BARM officials when they filed their candidacy? Are they deemed resigned? Number three, the current BARM government is not inclusive. In fact, talagang MILF lang ang represent nila. How we will ensure equitable and inclusive representation of the parliament? Number four, it is possible that 1 year extension will serve as a 1 year of additional campaign period of the current MILF official. Number five, there is no law prohibiting BARM appointed official from being political. In 2022, when the BTA was extended with a promise not to interfere with local election, they still field candidates and campaign for their choices in municipal and provincial level. This seems to be so unfair. Wala silang election, pero makiki-election sila sa local. Plus, meron silang armed groups na ginagamit sa election like JPST, which is under the supervision of APAPRU at BF. Everyone is wondering why election in BARM is magulo. But everyone also knows that MLF still carry and possess armory enough to destabilize the government in addition to the funds that they hold. Number six, paano rin kung may mag-file sa Supreme Court dahil dapat synchronize ang election sa BARM, sa national and local election? Dahil may desisyon ng Supreme Court, diyan, jurisprudence, sa Kida versus Senate case, baka ma-move na naman hanggang 2028 ang first regular election para maging synchronized. Tandaan po natin ang Black Run ay 10 taon lamang. Sayang naman ang pera ng taong bayan, more than 500 billion yan at di pa kasama ang SDF at foreign aids. It's probably safe to say that BARM leadership has been more focused in politics than governance or proper administration. At alam ko hindi ako nag-iisa sa pananaw na ito. Ang masakit lang, hindi namin nakakain ang ating mga kababayan na walang humpay sa pamumulitika sa parteng ito ng ating bansa. At ngayon, narito na naman tayo at nag-uusap na parabang nagiging sirang plaka. Dagdag isang taon na naman para sa walang katapusang transition period ng MLF-led Bangsamoro Transition Authority. I cannot help but to recall President Bongbong Marcos Jr. statement few months ago. Let this also serve as a warning to those who may plan to threaten to derail the upcoming election, huwag ninyong isipin yan dahil ang kakalabanin ninyo ay ang pamahalaan, the president said. Yet, here we are again, using all forces of government to extend what should have ended in 2022. It's ironic, autonomous nga daw pero walang election. Kung malala daw ang political dynasty, I think mas malala ito. No election at all. To end, in the recent case of Makalintal versus Comelec, the Supreme Court declared as unconstitutional the provision of the law postponing the December 2022 barangay and sangguniang kabataang election.
it was declared that the free and meaningful exercise of the right to vote as protected and guaranteed by the Constitution requires the holding of genuine periodic election, which must be held at intervals are not unduly long, and which ensure that the authority of government continues to be based on the free expression of the will of the electors. Katulad ng sa Makalintal case, sabi ng Supreme Court jurisprudence, there is no legitimate government interest or objective to support the Senate bill calling for the resetting of the first regular election for the Bangsamoro government. Hindi po ang postponement na election ang dapat ninyong tutukan. Kundi ang bigong decommissioning at normalization ng MLF. Marami na pong nasawi, kasama po ang mga PNP, AFP, local official tulad ng Vice Mayor ng South UP, tumatakbong Vice Mayor ng UP na ating kapartido na tumatakbong mayor, maging mga konsihal sa bayan ng Hoofer at sa bayan ng Buluan na amin rin kapartido, at higit sa lahat ang mga sibilyan na ang hangad ay kapayapaan lamang sa rehiyon ng BARM. Sa laki ng block grant na naibigay sa BARM MLF-led government na walang kondisyon at oversight na nakaraang 6 na taon, mas lalong lumala ang peace and order, lalo na sa areas ng MLF. Sa halip na mabawasan ang armas at mga private armed groups kasama na ang MLF, mas lumakas pa dahil sila ang may hawak ng poder ng gobyerno at ng malalaking pondo na parang walang accountability. Sa pagkakaintindi ko, ang balik-baril program ay programa ng kapulisan, hindi po ito kasama sa decommissioning ng OPAPRO. Ang balik-loob program ay programa ng DND. Huwag ninyong isama sa achievement ninyo ang programang hindi inyo. Dapat na po ay ipagpatuloy ng Senate hearing ang decommissioning para malaman talaga bakit may baril pa rin ang MLF at saan napunta ang pondo ng bayan. Ang sagot sa lumalalang sitwasyon sa BARM ay hindi postponement kundi eleksyon upang maitalaga na ang BARM regular government na nakaangkla sa rule of law, demokrasya at pagbuo ng isang matatag at inklusibong institusyon. Maraming salamat at magandang umaga sa lahat.